madalas, ganoon ako sa mga ideas ko. Alam mo yung parang buong-buo na sa isip mo, yung idea, planchado na, ay, malinaw na malinaw, ganoon. Gagawin ko to, alam ko to kung paano i-execute, alam ko to. Eto yun, buong-buo sa isip mo. Pero, pagising mo kinabukasan, ganoon. Parang, bakit ko yun naisip? Bakit ko yun naisip? 9 years na akong gumagawa ng video. Sa 9 years na yon, ang pinakamaraming views ko ay 9.2K. Yun yung video na si Cheche, pinakita ko doon kung gaano siya ka-addict kay Papa Jackson. Sabi ko, ang kulit ng color ni Papa Jack. Kasi ano? Color ni Papa Jack? Bakit? Anong gagawa ni Papa Jack? Yung pinakakonting views ko, 3 views guys. 3. Tatlo lang ang nanood. Pamilya ko pa ata nanood doon. 3 views. Pero eto pa rin ako, gumagawa pa rin ng video. Walang umpisa na madali. Motivate ko lang sarili ko, ha? 3 views. Hindi ako makamove on. So, kung may duda kayo sa akin, dito sa gagawin kong video na to, ang video na to kasi ay tungkol sa kung paano ko ginagawa yung video ko. So, kung may duda kayo guys, skip nyo na to at balik kayo next time, ha? Huwag nyo naman yung hindi na kayo babalik. Balikan nyo yung ibang vlogs ko. Pero kung interesado kayo, panoorin nyo, sigurado ako may matutunan kayo dito. 9 years ba naman? 9 years of experience. 9 years of failure ba naman to, guys? Talaga naman. Grabe. So anyway, guys, let's jump into the video na, no? Meron akong 3 steps kung paano ako ginagawa yung videos ko. Planning, filming, at editing. Mabilis lang to, guys. Kaya huwag kayong kukurap, ha? Planning. Sa planning, dito nag-uumpisa ang isang video ko. Yung isang maliit na idea, nabubuo yan. Dito yon, dito nangyayari yon. At saka dito rin ako nagsusulat ng script. Yes, script. Intimidated ako dyan sa script. Kasi feeling ko parang pang ano lang siya, pang mga big time production lang. Pero maganda pala yung script. Nagkaroon ako ng guide. Kahit papano luminis-linis yung video ko. Pag may pumasok sa aking idea, kailangan ko yan isulat. Notes, meron akong journal, tas o kaya sa computer. Pero, kung wala talaga, wala akong access sa journal ko that time, kailangan ko siyang i-video. Finifilm ko yung sarili ko. Kahit anong ginagawa ko, basta may naisip akong idea, kailangan kong i-record o isulat para hindi ko siya makalimutan. So, pag planchado na yung plano ko, okay na, kailangan ko na siyang execute. Dito naman yung, yan, naharap na ako sa camera. Tapos dito nangyayari yung mga B-rolls ko, yung mga sequences na mga dagdag spices sa video. Dito nangyayari yun. Eto sa filming, kasama to sa video ko ngayon, itatry ko yung stop motion. Nag-set up ako ng isang camera. Tapos isushoot ko to, mga to. And pag nag-film ako, paulit-ulit. Kasi hindi ko siya na-execute ng maayos. Eto, kasama to sa proseso ko ng pag-video na minsan paulit-ulit ko talagang madalas na kailangan kong i-retake yung mga videos ko, yung paano ko siya ginagawa. So, actually, kahapon nag-film na rin ako eh. Kaso, in-scrap ko. Eto, ngayon, natapos ko rin gawin yung video pero parang hindi ako happy. Uulitin ko na naman. Katulad nito ngayon, akala ko ready na yung script ko. Akala ko okay na yung planning. Pero eto, yung actual process na ng pag-video, ready na, nakasetup na ako. Setup na. Okay na lahat. Pero, wala eh. Ito talaga eh. Hirap talaga ako. Mukha lang hindi malinis na malinis. Kumbaga yung napapanood nyo na video ko, yung outcome ng video, sobrang linis na nun. Kung alam nyo lang yung pinagdadaanan. Eto nga, sinasabi ko na nga sa inyo para malaman nyo eh, di ba? Kulit ko din eh. No? Ay, nako.
So, umpisahan ko na ulit para matapos na to, para at least next step na tayo. Okay, good luck sa akin. So, pagkatapos kong i-film, kailangan ko nang dalhin sa computer to. Editing na. Sa editing, dito nangyayari yung magic. Dito nangyayari yung ikagaganda at ikamamatay ng video ko. Tapos, ito talaga yung mas time-consuming. And, ito ang pinakamahirap, editing. Yes, mas madali yung idea. Andiyan lang yan eh. Pero yung editing, ito yung mahirap. Madugo. So, paano ako nag-edit ng video ko? Paano ako in-edit yung video ko? Paano? Siyempre, una kong gagawin, import yan. Import yung mga files. Tapos, synchronize yung video at audio. Tapos, pag na-synchronize na yan, pasok sa timeline. Sa timeline, ika-cut ko muna yung mga hindi ko kailangan. Bura-bura-bura lahat yan. Cut. Bura-bura-bura. Tapos, pag happy na ako sa pagkakasunod-sunod, okay na yung sequence, iko-color grade ko na yan. Color grading, white balance, at saka yung tamang exposure. Pag happy na ako sa kulay, dito na papasok yung sound. Yung sound at saka music. Napaka-importante ng sound and music. Isa pa yun sa mahirap, yung paghanap ng music. Gawatin kaya ako ng video nun tungkol sa ano, di ba? Saan ako kumukuha ng music na libre? Patak ng tubig. Shoutout kay Utol, si Tol JR. Tol, kapatid ko, sa kanya ako minsan kumukuha ng mga music. Ini-encourage ko nga siya na gumawa pa ng music. Napakahusay, talented pagdating sa music. Ituloy mo yan, Tol, ha? Kung mapanood mo man tong video na to. Pag sobrang okay na talaga, happy na ako doon, save, tapos upload. Sa pag-upload naman, eto na talaga yung parang nakahinga-hinga ka na. Yan, nandyan na yung hintayin mo na lang siya, tapos papanoorin mo. Pag na-upload na, papanoorin ko yan. Ganon. Yung thumbnail naman, ini-edit ko siya sa Lightroom. So, yun. That's how I make my video, guys. Sana may natutunan kayo, guys, no? Kahit matagal ka na ng YouTube or baguhan ka, lalo na sa mga bago, sigurado may matutunan kayo dito. At least, hindi na kayo mag-uumpisa kagaya ko na talagang from scratch talaga, talagang blanco, wala akong kaalam-alam dito. Eto, bago ko natutunan lahat to, is talagang madugong madugo. Failure talaga. Hanggang ngayon, nag-aaral pa din ako. Hanggang ngayon, ini-improve ko pa rin yung sarili ko. But, still, keep on going. Going lang, ano lang. Wala talagang umpisa na madali. That's it for me, guys. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, guys, subscribe kayo. Like, comment, do whatever you can do para suportahan yung channel. See you next week, guys, ha? Bye-bye. Mahirap ba gumawa ng video? Mahirap, oo. Mahirap. Mahirap gumawa ng video kasi mahirap mag storytell, mahirap magkwento. Madugo sa utak sa paggagawa pa lang ng script, kailangan mong mag-research. Siyempre kailangan tama 'yung sasabihin mo. 'Di ba? Mahirap naman 'yung magsasabi ka dito, gagawa ng video tapos hindi naman mali naman pala. So, kailangan sigurado 100% ka dun sa sabihin mo, na research mo. Hindi mo pa rin alam kung tama 'yung research mo na 'yon kasi baka mali din 'yung research mo na 'yon. So, mahirap. Tapos sa pag-edit, limitado 'yung oras, ganun. Yeah, mahirap talaga. Ganun talaga, pero ito 'yung pinili ko eh. Pinili ko 'to. So, kailangan gawin. And susuko naman ako pag hindi ko na kaya. Pero sa ngayon kaya pa naman. Kailangan ko lang ng time. Tapos, isang beses nga lang ako gawa ng video sa isang linggo. Ganun. It is what it is. Maybe, it is what it is. It's now or never. Mas maganda na to kaysa wala. Di ba? Mas maganda na itong may ginagawa ako kaysa wala akong gawin. No? But, yeah. Yaman na yun. I'm just talking to myself.